number one, 06.7, Energy FM. Hello, hello, everyone. I am back. Yes, yes, yo. Oras natin, 1:24 in the afternoon. Parang kanina kumakain ka pala, ngayon kumakain ka pa rin. Hanggang ano oras ka ba kakain? Dahil mo na masyadong inakain, ha? Pero okay lang yan. Ibig sabihin, ine-enjoy mo talaga. May mga taong ang tagal kumain. Oh. Inabot na ng 1 hour. May mga next batch ng papasok. Pero andyan pa rin sila sa lamesang yun. No? Aminin nyo, kahit nasa bahay, di ba? Pag nasa loob kayo ng bahay, parang hinihintay na, halimbawa, maliit lang yung, ano nyo, yung lamesa ninyo. Hihintayin yung next batch. Pero ikaw, andun ka pa rin. Nag-third batch na nga eh. Kumakain ka pa rin. Diba? Sinasabi ko sa inyo. Anyways, ayun na nga pangga, nagbabalik na naman po tayo. At eto na nga, ang pinaka-inaabangan ng lahat. Naks, ang pinaka-inaabangan talaga. Siyempre, yung kwento natin ngayong araw na ito. Pero bago ko ikwento yan, siyempre, konting paalala lang muna sa ating lahat, diba? Sa mga kumare natin dyan, na pangalagaan po natin ang ating pangangatawan. At ano ba ang dapat gawin para mapangalagaan ang ating katawan? Ako, dapat meron tayong food supplement na puro yung sangkap at saka walang halong kemikal. Ito po ay MX3 capsules. Alam nyo ba na ito ay low in sodium, fat-free, at cholesterol-free at nagtataglay din ng alpha, beta at gamma nutrients. Meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. At ito rin po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist and microbiologists. Kaya naman umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Ayan. For more questions, visit their website, mx3ph.com, or tumawag na lang sa hotline 0918-8888-693. O, ayan, live na po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, please like and share this live video para makakomment ka din sa topic natin mamaya. Sa after ng story natin, pwede kang mag-comment. Ayan. At dahil pwede kang mag-comment, pwede ka rin mag-send ng iyong mga kwentong pag-ibig. Lalo na pag mga sekreto yan, hirap na hirap ka nang ilabas. Dapat nilalabas mo yan kasi mahirap kapag hindi mo mailabas yung mga ganyang klaseng sekreto. Sasabog yan sa dibdib mo, sinasabi ko sa'yo. Okay? So anyways, again, hello, hello po. Hello sa inyong lahat. Mga kakapasok lang. Mga OFW natin na nanonood po ngayon, hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Di ko alam kung gabi ba dyan, hapon or what, pero magandang araw na lang po sa inyong lahat. Ayan. Anyways, huwag na natin patagalin pa. Simulan na po natin ang story natin ngayong tanghaling ito. Ito ay tungkol sa pag-ibig na bawal, pag-ibig na mali, pag-ibig na pilit na nilalaban kahit hindi naman natama. Ano nga ba ang gagawin natin kapag naka-experience tayo ng ganyan? Lalo na yung tipong masusurprise ka along the way. Ay, may surprise ka pala sa akin. At yung surprise na yon ay kakaibang surprise kasi may asawa pala yung jowa mo na hindi mo alam. Nako, mahirap yung ganyang pagkakataon. So, wag na natin patagalin pa. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Sabi nila, kapag daw na in love ka, sobrang sarap sa pakiramdam. Lalo na kung feeling mo, kilalang kilala mo yung partner mo. Yung tipong walang sikreto, walang tinatago, at malaki ang tiwala mo sa kanya. Pero paano kung biglang nasira ang tiwalang yun? Dahil natuklasan mo na meron pala siyang tinatago. Ito ang kwento ni Julie. Meron siyang boyfriend at 2 years na silang magkasintahan. And then after that, natuklasan niya na meron palang asawa yung jowa niya. At hindi lang yun ha, manganganak na yung asawa ng jowa niya.
Hindi ko alam kung paano niya natuklasan or paano niya nalaman. Pero nakaka-amaze, no, nalalapit talaga sa'yo ang katotohanan. Minsan nga kahit hindi mo inaalam, kusang lumalapit yan. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hi, gandang Kara. Tawagin niyo na lang po akong Julie. Gusto ko lang humingi ng advice dahil feeling ko mali na itong ginagawa ko. Mayroon po akong boyfriend. Magto 2 years na po kami. Nakilala ko siya nung mag-start siyang mag-work dito sa bayan namin. Masaya kami, walang problema. And 1 year na nakakalipas, meron akong nalaman. Meron pala siyang asawa at mga anak na ito. Nalaman ko to nung nagpaalam siya na aalis siya at uuwi muna sa kanilang probinsya para kitain daw ang kanyang mama. Sinabi sa akin ng katrabaho niya na mga anak na yung asawa nito. Gusto na ng katrabaho niya na sabihin ito sa akin noon pa. Kaso lang, wala daw siyang lakas ng loob. Nung pagbalik ng boyfriend ko, sobra akong nagalit. Ayoko na siyang balikan. Kaso lang, napamahal na rin ako sa kanya. Magmakaawa siya sa akin. Kaya nagkabalikan kami. Alam kong mali ako, pero mahal ko siya. Gandang Kara, ano bang dapat kong gawin? Alam kong makasarili ako, pero gusto ko lang naman maging masaya ako. Alam kong makasarili ako, pero gusto ko lang naman na maging masaya ako, sabi ni Julie. So, basahin natin ang comments ng mga netizens natin dito sa ating Facebook Live. Punta ka lang sa Facebook Live natin, Energy FM 106.7. Sabi dito sa comment, ngayon na alam mo na na may asawa, lumayo ka na at buntis pa, sabi ni Rovicel. Yan ang mahirap na sitwasyon. Yung nagsisinungaling ang boyfriend mo, dapat layuan mo na lang kasi may nasasaktan, sabi ni Elisa. Nakute, madami kang matatapakan at isa na ron ang isang angel. Oh, ito nakakagilty tong message na to, ah. Sabi ni Marilu, oo nga naman. Mahal mo nga kasi may pamilya kang sisirain. Masaya ka? Paano naman yung asawa at anak? Iwan mo na yan, sabi ni Ate Christy. Kahit isikreto, malalaman mo din. Kahit matagal, ano, kahit mahal mo siya, mali kasi magiging kabit ka, girl, sabi ni Lorena. Iwan mo na lang, marami pa namang lalaking darating para sa'yo eh, sabi ni Ate Rosalie. Oh, eto, galit na galit. Tanga ka kung hindi ka bibitaw, sabi ni Nene. Nako! Ginagalit mo. Nako ate, relate ako. Nalaman ko din na may asawa na nung buntis ako. Ang masasabi ko lang ate, layuan mo na yan. Literal na babaero ang mga ganyan. I swear. Oh, sabi ni Marilu na relate sa story. Masaya ka nga, pero may sinisira ka namang pamilya, sabi ni Mami Senny. Ang pagkakamali, hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Kaya gora ka na! Gora ka na daw, sabi ni Daddy Eddie. Mali talaga, pero pag mahal mo, i-let go mo. Kasi may asawa siya. Heart, sabi ni Ate Vilma. Advice ng isang mommy. Yan ang mali na. Hihintayin mo pa ba na lusubin ka ng asawa niya? Sabi ni Ate Rowena. Oo nga naman, oh. Hindi malabong mangyari yun. Diba? Sa mga babae pa naman, siguran portion yan. Pag sa lalaki, suntukan eh. Pag babae, talagang sabunutan yan. Ay, nako. Nako, mali nga yan, lalo na kapag kasal. Iwan mo na lang kaysa maging kabit ka at mawawalan din ang ama yung batang wala pang alam sa mundo. Bitaw na lang, ate girl, sabi ni Jane.
mali ka dyan ate, makipaghiwalay ka na kasi malaking kasalanan yan. Sabi ni Mami Liberty. Well, 100% sa ating comment section is nagsasabi na iwan mo na. Kasi mali naman talaga. So wala ka talagang choice. Kasi ikaw ay nasa maling sitwasyon. Well, Julie, ito na lang isipin mo. Kung niloko ka niya, ibig sabihin, hindi mo siya dapat pagkatiwalaan pa. Kasi sinira niya yung trust na binigay mo sa kanya. At eto pa ang isipin mo. He married someone and willing siya to get out of that relationship dun sa wife niya. Diba? Then how can you believe na he won't do the same sa'yo along the way? Ibig sabihin, possible. Pwede ring ulitin yun ulit. And yet, nakipagbalikan ka pa, no? Kung halimbawang minahal mo siya at hindi mo naman talaga alam na may asawa, ligtas ka dun eh. Pero the moment na nalaman mo yung totoo, kahit masakit, choice mo na yun. Decision mo na magstay sa isang sitwasyon na mali. Ikaw na yon. Dahil sabi mo nga, sa voice message mo, masaya po ako. And yung kaligayahan na nararamdaman mo ngayon, pwede kasing mawala yan. Dahil nasa maling sitwasyon ka. So, ngayon masaya ka. Bukas, pwedeng luhaan ka na. You'll never know. Kapag nasa isang sitwasyon ka na mali, maraming bagay na pangit na pwedeng mangyari. At ang pinakamalupit dyan, yung puso mo hindi magiging at peace all the time. Lagi kang may hinala, lagi kang may mga insecurities kasi hindi ko ang orig eh. Marami kang pwedeng isipin, marami ka din pwedeng maramdaman. Ngayon, siguro feeling mo kasi nilalaban mo, hindi, mahal ko to, mahal ko to. Pero yun lang ba talaga iisipin mo, yung pagiging selfish mo? Paano yung legal wife? Paano yung magiging anak nila na nasa sinapupunan? Paano sila? Imaginin mo yung sarili mo kung halimbawang ikaw yung asawa at ikaw din yung manganganak. At malaman mo din na merong iba. Diba? Baka lumuha ka ng dugo nun sa sakit. Ang sakit nun. Hindi siya honest sa'yo eh. So why should you stay sa isang taong sinungaling at hindi honest? Why? Diba? Sa isang relasyon, ang napaka-importanting parte niyan, yung honesty and respect. At yung dalawang yon, yun yung mga bagay na wala sa relasyon yung dalawa. At dalawa pa kayong babaeng binibiktima niya. So baka iniisip mo, masakit kasi ngayon eh. Pero hindi mo iniisip yung future na baka mas masaktan ka pa kapag tinuloy mo yan. At hindi lang baka, totoong mas masasaktan ka pa. Tama yung sinabi kanina sa comment, huwag mo hintayin na sabunutan ka pa. Huwag mo hintayin na magharap pa kayo ng babae. Magkasagutan pa kayo. Magkagulo pa. Gusto mo ba yun? Diba gusto natin nasa isang relasyon tayo na peaceful, walang kaaway, walang kaagaw. Yun ang hinahangad natin. So, mahirap yung pinapasok mo. And since humihingi ka na rin naman ng advice, ang masasabi ko talagang let go. Akala mo lang ngayon mahirap, pero along the way, ma-realize mo na tama ang desisyon na ginawa mo kahit masakit. Tandaan mo, Julie, yung pinasok mong sitwasyon na may kahati ka, itong isipin mo ah, pain now, even more pain later. Your choice. Sincerely, Kara.